At matapos ang dalawang dekada na pakikibaka at pakikipagtulungan ng United States sa Afghan forces upang sumpuin ang terorismo sa Afghanistan, ay tuluyan na itong natuldukan sapagkat nilisan na ng mga Amerikano ang bansang ito. Isang pangako na tinupad ng Estados Unidos, ngunit sa paglisan nila ay mararamdaman mo ang pagkadismaya nila dahil nga sa may mga mission sila na hindi pa rin nila na isakatuparan. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. August 31, 2021. Ito ang petsa ng paglisan ng US at pagbubunyi naman ng mga Taliban. Alam mo ba na matapos makita ng mga militanteng grupo na umalis na nga ang mga Amerikano sa kanilang bansa, ay isang napakalaking selebrasyon ang ginawa nila. Itinaas nila ang kanilang mga baril at ipinutok sa ere, na isang indikasyon na naging matagumpay na nga sila. Hanggat naroroon kasi ang pwersa ng United States, ay hindi sila pwedeng kumilos o magsagawa ng mga pinaplano nilang pagbabago para sa bansang ito. Kung kaya't gano'n na lamang kasaya ang nararamdaman nila ngayon. Ang mismong head ng US Central Command na si Marine General Frank McKenzie ang nag-anunsyo sa Pentagon News Briefing ng total withdrawal ng US sa Afghanistan. At ang paglisa ng eroplano nila ang pinakahuling misyon nila sa bansang ito. So, in short, ang lahat ng mga Afgano na naiwan o hindi na isama sa ipag-evacuate ay opisyal ang mapapasa ilalim sa bagong pamamalakad ng mga Taliban. Dahil hindi na rin sila pinapayagan na makalabas pa ng kanilang bansa. Nakakalungkot man isipin ay ayon sa report, marami pa rin daw ang naiwan ng mga Afgano na nagnanais na din talagang makaalis ng kanilang bansa. At kung mag-extend pa nga rin daw sila ng mga 10 araw, ay hindi pa rin nila kakayanin na maialis lahat ang mga tao doon. At take note, mas magiging madugo pa ito sapagkat binantaan nga ng mga Taliban ng US forces na kung hindi sila susunod sa tinakdang araw ng pag-alis nila, ay mapipilitan ng mga Taliban na pumalag sa kanila. Hindi naman takot ang US na palagan ang mga Taliban. Ngunit iniisip lang din nila na madami ang madadamay. Lalong-lalo na't nasa isang lugar lang sila, which is nasa Kabul Airport. Kung kaya't gano'n na lamang kadismayado ang bansang ito. At sa side naman ng mga Taliban, alam mo ba na minarka nila ang araw na ito na isang historic moment at dineklara pa na full independence na ito ng Afghanistan. Hindi naman lahat ng mga Afgano ay nais umalis sa bansa nila. Ngunit kung iisipin natin ang kalagayan ngayon ng hindi pinalad na makasakay ng eroplano, ay talagang maawa ka na lang sa kanila. Ngunit kahit ang US o ang buong NATO ay wala din namang magagawa. Sa huling eroplano kasi ay nakita ng mga sundalo ang malapilikulang eksena na kung saan ay nag-iiyakan at nakikipag-unahan ang daan-daan pang mga Afgano para makasakay lang sa pinakahuling biyahe patungo ng Amerika. Gustuin man nilang tumulong, ngunit huli na talaga ang lahat. Alam mo ba na lumipad ang pinakahuling eroplano ng US, which is ang Air Force C-17, isang minuto bago ang araw ng deadline? Lula nito ang lahat ng mga natitirang American forces sa Afghanistan at ang huling batch ng mga refugees. Sa halos dalawang dekada ng civil war, ay nagresulta ito
ng pagkamatay ng 2,400 na mga sundalo ng Amerika at mahigit 50,000 naman ng mga sibilyan sa Afghanistan ang namatay. At di pa kasama diyan ang mga nawasak na tirahan at mga establishmento sa bansang ito. Si President Biden rin ay magsasagawa ng isang nation address upang opisyal nang ideklara ang end of war sa Afghanistan. Pinili na din talagang sumunod ng United States sa deadline dahil sa pangamba na masundan pang sunod-sunod na pag-atake ng mga militanteng grupo. Gaya na nga lang ng pagpapasabog sa airport ng Kabul na kumitil ng daan-daang buhay ng mga inosente. Kung kaya't sobrang delikado na talaga kung ipagpapatuloy pa nila ang pag-evacuate. I must say na, sa kabila ng kritisismo na natatanggap ng United States sa ngayon sa withdrawal na ito, ay deserve pa din ng mga sundalo nila na mabigyan ng pagpupugay dahil sa tindi ng sakripisyo para sa labang ito. Kumbagay, biktima lang din kasi sila ng mga taong iniisip lang ang sarili nilang kapakanan. At ang tangi lamang nating magagawa sa ngayon ay pagdasal ang mga sibilyan na naiwan sa Afghanistan. At naway, makamtan na nila ang tunay na diwa ng kapayapaan.